Okay, so yun po. By the way, guys, mga kababayan, ayan, magandang umaga po sa inyo. Nako, ito. May gusto po akong i-share sa inyo na activity na kung saan po nasamahan po natin yung isa sa mga masugid na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, isa rin pong loyalista, mga kababayan, this last Saturday. Sabado po. Alam niyo, inabot na ng 10 oras ng gabi. Tapos, itong si Super Mara, may inihanda pala na masasabi po nating pamerienda, pwedeng midnight snacks, pwede pong hapunan para sa mga hindi pa nakakain, and pwede po nating matawag na pang-breakfast na rin, mga kababayan. By the way, si Super Mara, mga kababayan, isang senior citizen advocate na tuloy-tuloy yung pagtulong po dyan sa mga kababayan natin sa lalong-lalo na Maynila. At the same time po, siya isa sa mga nagpapasilitate ng mga online registration. Okay. By the way, yung mga activity na to, is sarili niyang gasto. Ha? Sasabihin ko sa inyo, sarili niyang gasto, mga kababayan. Ngayon, pakinggan po natin or panoorin natin yung mismong video na to na kung saan nasa Paco Public Market si Miss Mara, mga kababayan, kasama yung kanyang team para po mamigay ng pamerienda, hapunan or pang-agahan na ng ating mga kababayan. Okay, panoorin natin to, mga kababayan. Nakita na kayo doon sa may highway, ma. Kayo. Sige, magmamagic. Thank you, ma. Sige po. Si nanay po nang hingi ng kunting tulong kay Miss Mara din. Yun po, binigyan siya ni Miss Mara ng nabigyan na si nanay nung burger yata yung nabigay sa kanya or yung Jollibee, mga kababayan. Then yun, pinagkaloban din po siya ng 1,000 pesos kung hindi nagkakamali yung ibigay sa kanya ni Ma'am Mara. Ayo, Sige po. Ayan. Paco Public Market po yan, mga kababayan. Punta natin, no? Subo sa mga kababayan natin. Pakay kaya natin minsan, ano, masulog na tayo. Yung paano sa ginawa dito ni Ma'am Mara, o ni Miss Mara, mga kababayan, gusto niyang makita ang tunay na sitwasyon on the ground, lalong-lalo na minsan pag-araw, syempre, makikita mo, okay, malinis, ganito, ganyan. How about sa gabi? Ano yung tunay na sitwasyon? Di ba? Okay, tuloy natin. Tutulog siya, tayo. Magandang gabi po, tay. Ay, baka gusto niyo ng burger. Pangagahan niyo po bukas, tay. Ayan na. Yung iba po na makikita nyo po dyan ay talagang walang matirhan po, walang mauwian. Kaya mas pinili nila dahil dyan ang breakfast ni tatay. May kwan po, may bubong, at hindi sila mababasa pag umulan. Ayan, pinagkaloban pa si tatay ng cash ni Miss Mara, mga kababayan. Kasi akala nyo, Ayan. Ito si Kuya. Tay, okay lang po ba kung gusto niya ng burger? Hindi, nag-deliver ko. Ayan. Merienda mo, tay. Ayan. Si Kuya, mga kababayan, ano yan siya? Yung truck driver po na nagdi-deliver ng mga gulay. Diba? Mula alas 11, alas 12 hanggang madaling araw. Yan, dumarating na yan sila sa mga palengke para magdiskarga po, 'di ba, ng mga gulay, mga kababayan. Yan 'yung nabibili natin mula umaga, tanghali hanggang hapon. Sila po 'yung mga nagde-deliver. Siyempre, malayo din po 'yung mga pinanggalingan niyan, kaya ayan, nagpapahinga diyan, mga kababayan.
Then nadaanan ng grupo ni Mamara, ayun, binigyan na rin ng merienda. O tayo, merienda. O di ba? Ganyan po yung sitwasyon, mga kababayan, pag dumilim na. Kasi pag-araw, di yung pamakikita yung mga yan. Eh. Pero pag dumilim, yan po yung mga sitwasyon na kung saan, kahit karton lang, lalatagan nila dyan, may mahigaan lang po sila. Yan po yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Ito naman, hindi na nagising lapitan ko, mga kababayan. Ayan. At least pag magising siya, maaga yata nakatulog. Okay, at least pag gising niya, may kakainig siya, di ba? Pako public market. Ayan, yung mga bata po. Tulog sa nanay. Kahan na sa bupas. Ayan. Tulog din si tatay. Ayan, nilagyan na lang doon sa tabi niya. At least pagising niya. Eh, tawag na ito. Pangagahan bupas tayo, pang merienda. Ito naman mga ano to. Mga vegetable vendor po dyan sa Paco Public Market, mga kababayan. Vegetable ba o ano? Pero taga saan po kami tayo? Vegetable yata. Gulay yata sa gulay yung alam nila tatay yung pesto nila. Opo, magandang gabi po. Pasensya na. Pangagahan tayo bukas, di ba? Pagising mo. Marami. Ay, dito pa kayo natutulog. Gabi-gabi mo ako dito. Saan po kayo? Tramuros lang po ako. Tramuros. Bakit po kayo natutulog dito sa kayo? Wala kayong bahay? Pero po, dahil... tingnan niya yan, no? Yung helera na yan. Di ba? Itong si tatay naman... mga kababayan, taga Intramuros. Ngayon, umuwi yung ano niya, probinsya yata, hindi niya na nabanggit eh kung saan umuwi eh. Yung kanyang may bahay, yung asawa niya. Tapos, napadlock yung kanilang bahay, yung tinitirhan nila. Pinadlock daw po yung pinto, mga kababayan. So, hindi siya makapasok. Kaya yung ginawa niya, naghanap-hanap po siya ng matutulugan, inabot siya dito sa Paco Public Market. Ayan o, nakikita ninyo. O dyan, may bahay naman siya, kaso nalakan si tatay ng kanyang misis. Nilak po yung bahay nila. Ikaw ba tay, saan ka ba nagpupunta kasi? Biro lang mga kababayan. Wala po yung asawa ko, buhit. Sila rin yung pinto na sa akin. Ayan o, kinikento niya. Salamat po. Sige po. Ito naman yung mga tricycle driver, mga pedicab driver, yung mga bata pa driver, anong oras na? May mga chikiting po ito. Ayan o. Epi! Punta ka dali! Nakaupad eh. Meron pang isa doon na bata na kung saan mga kababayan eh walang salawal, walang damit, as in wala lahat. Kaya tayo niya lumapit. Yan sabi ko, hingian na lang ng kasama niya. Okay. Ayan. Ampot na ito, madaling araw yata. Hindi. This oras ng gabi, mga kababayan. Kung lagang
siyempre ganyan, kunting tao na lang po ang nasa ano eh. Ang nasa paligid eh. Ayan ito, mga pedicab. Mm-hmm. Ayan. Mga pedicab driver po, mga kababayan. Wala na. Okay, so yung nakita niyo na yan, eh, yan po yung isang activity ni Super Mara o ni Miss Mara Tamondong, mga kababayan, na isa pong senior citizen advocate na kung saan last Saturday, eh, pinili niya na mag-ikot-ikot din. Tingnan ko, kasi iba po yung sitwasyon sa araw sa sitwasyon sa gabi hanggang madaling araw sa bawat lugar, mga kababayan. Tulad niyan, malapit sa may Paco Public Market. Ano ba yung sitwasyon na meron doon? Yan na nga po, yung mga kababayan natin na naghahanap ng masisilungan, eh makikita mo, example, itong building na to. Okay, dyan, harap ng bangko, harap ng ano, mga ganyan, mga kababayan. Yung mga naghahanap, wala pong maayos na tahanan o wala talagang tirahan, cannot afford na makapag-rent, makapag-renta. Kung hindi sa kariton, eh gaano na lang ng karton. Lalagyan na lang ng yung sa bandang mukha nila, lalagyan na lang nila ng ano, payong, ganun ang ginagawa nila mga kababayan para at least eh protection din nila, 'di ba? Mula sa mga elements tulad po sa ulan, hindi po sila mabasa kasi may ano rin naman po yung mga ano doon, mga bubong. Then yung iba ay mga nagtatrabaho ng kumbaga mga delivery, 'di ba? Mga driver. Yung iba pong napuntahan, naabutan ng pamerienda, pang-agahan, midnight snacks o pang late na hapunan ni Mamara. Ngayon, meron din po mga kababayan na kung saan mga nagtatrabaho doon, na kung saan halos doon na natutulog. Diba? Kaya po, sa buhay-buhay po natin, eh, kanya-kanya tayo ng swerte. Mga kababayan, iba-iba tayo ng swerte na mayroon sa buhay natin. And siguro, magpasalamat tayo kung mayroong mga katulad ni Super Mara na kung saan po bukas palad. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng activities namin na mga online registration, yung mga gastusin po doon, mga kababayan, pamerienda, pakain, ganyan. Lahat yun. Sarili niyang gasto. At the same time, mga kababayan, hindi po siya official ng National Commission for Senior Citizen. Hindi siya empleyado ng NCSC. Private individual po siya. Isang po yan na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, programa na kung saan binabaan ng 43 billion na pondo yung NCSC na yan, para po yung ayuda para sa ating mga senior citizen, eh sila na yung mamuno, mamahala. Pero kailangan pa rin po kasi na naka-database yung mga pangalan ng mga senior. Okay. Yung pinaka-naiikot po ni Super Mara is yung Maynila. May mga portion din nakakapunta sa ibang lugar, labas na lang Maynila. And yung mga nananawagan natin mga kababayan, hilingin nyo sana o kalampagin nyo yung mga taga-munisipyo, taga-city hall ninyo na sana naman kumilos sila para yung mga senior sa lugar po ninyo mabigyan po ng ganitong ayuda. Malaking bagay po sa mga senior citizens yan, mga kababayan, tulad ng ginagawa ni Miss Para. Sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Share nyo po yung video na to. Isang loyalista, isa pong masugid na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy po at walang sawa na nagmimigay ng tulong sa ating mga kababayang mga Pilipino. Sa muli po, magandang umaga. God bless po sa ating lahat.